Hey guys, good morning and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update to rin tayo patungkol po kay Maine and Alta Bergen. Ngayong umaga na to, ang happy Friday to everyone. And welcome back again sa isang update na naman patungkol po sa mga latest ganap ni Maine and Alta. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, si Maine Mendoza po ay kahapon, ito po yung isa sa pinaka-latest na ginawa niya for satellite. So nagkaroon po siya ng kanyang panibagong shoots and commercial shoots and endorsements dito po sa satellite. So makikita natin dyan yung ilang mga image and videos na from the behind the scene shoot ni Maine Mendoza sa kanyang panibagong this month na panibagong commercial po ng satellite. So yan po yung isa sa mga nakita po ng mga fans mismo sa kanya sa ganap po niya kahapon. Kasi talaga marami na po nakakamiss po sa kanya. Pero masasabi po natin, yan po yung isa sa mga paramdam po ni Maine Mendoza sa lahat po ng mga fans na nakakamiss po sa kanya. And salamat na rin po sa mga taong nakakasama niya sa trabaho, mga makeup artists, and also sa mga ilan pa sa mga nangahawak po sa kanya. So sila po yung isa sa mga nagpaparamdam at nagbibigay po ng idea kung nasaan man po si Maine Mendoza kahapon. So yan po yung isa sa mga evidence at resibo na ginagawa po ni Maine Mendoza kahapon. Bukod sa talagang inaabangan pa rin po siya sa EV until now, dahil una sa guys, sabi niya nga nakadib po siya for that personal matters. Pero ang Aldam Nation hindi po naniniwala sa personal matters dahil parang pinapalabas daw po nila na may inaasikaso po si Maine Mendoza at nagkakabisihan. Even if ang paniniwala po ng True Blood at ATN at Aldam Nation is parang hindi po binibigyan ng schedule para ganun daw po yung isipin po ng tao na busy po siya sa pag-aayos po ng wedding. So yun po talaga isa sa mga pinaglalaban po ng adaptation. Pero definitely masasabi ko po sa inyo, yun po yung isa sa mga pasensya na sa buwamahing. At yun po yung isa sa mga masasabi po natin na parang udyok din po ng mga fans sa ibang fans na talagang ganun po yung nangyayari. Pero kanya-kanya paniniwala po yun. At masasabi po natin, kaya na po si Maine Mendoza nung nakaraan sa kanyang Twitter ay dahil para manlinawan po ang lahat kung ano ba talaga ang totoo sa sitwasyon. Pero hindi pa rin po pinaniwalaan po ng True Blood at ATN at Aldam Nation yun sa Twitter dahil hindi daw po si Maine Mendoza yung gumagamit po ng Twitter po niya. And speaking of Twitter, nawalan po ng blue check si Maine Mendoza sa Twitter at hinala po ng True Blood at ATN dahil daw po hindi daw si Maine Mendoza yung gumagamit po nun. No, dahil lahat po guys, papaniwanag po natin ha. Lahat po ng celebrities or personality and celebrities ay nawalan po ng blue check sa Twitter. So yan daw po yung isa sa mga dapat daw po ba bilhin na lang daw ang blue check. Kasi parang nag-post din po yung ilang artist po ng kapamilya na nawalan din po sila ng blue check sa Twitter. So yan daw po yung isa sa mga talagang kinatataka nila kung ano yung nangyari. Pero definitely sabi ko nga sa inyo, parang nagdolo ko yung Twitter eh. Kumbaga parang lahat po ng celebrities na walan po talaga ng blue check. At yan daw po yung kaalamin po ng lahat kung bakit po nangyari po yun. And then the same time guys, si Maine Mendoza pa rin. Makikita natin doon na tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapalabas po sa hashtag Mingo sa mga nagtatanong, 8:30 a.m. po ng umaga. Uulit-ulit din po natin yan sa mga gusto pong manood po ng hashtag Mingles. 8:30 a.m. po sa TV5. Mondays to Fridays, mapapanood nyo po yan ng free sa Free TV sa TV5. And then the same time guys, si Aldam Richards naman po. After ng kanyang Mediacon, doon po sa movie. So, sabot sa rin pong pambabatikos po yung natatanggap ni Aldam Richards for ilang fans na talagang ayaw po mismo sa movie po na to. Isa na po doon yung mga nasa Twitter admin na talagang tutol po ng mga fans ng True Blood at ADN dahil unang salat guys, ayaw po nila sa solo project po ni Aldam Richards. Grabe po yung mga pambabatikos po na tatanggap po niya sa dati niyang mga fans na humahanga po sa kanya. Kumbaga parang ayaw po nila sa movie po na to. Kahit even if guys, sinasabi po ng ilang mga ADN sa Twitter na nagkaka-close na po si Coco, si Julia Montes, si Alden at si Maine dahil parang
kamag-anak nga daw po mismo ni Min Mendoza itong si Coco Martin. At the same time guys, kaya nga daw po kinuha po mismo ni Alden Richards si Julia Montes, kasi alam naman po nila yung isa sa mga kalakaran, di ba? Kaya masabi po natin, yun po yung isa sa mga thinking po nila. Pero yung ilang ADN fans din sa Twitter ay galit na galit po sila. So kumbaga sinasabi nila, yung lakas daw po ng ADN at fandom ng Aldabnation, sila daw po yung isa sa mga nagpalakas po sa movie industry. At oo, tama naman po yun, isa po ang ADN, isa po yung mga fans ng Aldabnation sa nagpayabong mismo ng movie industry noon. Pero at the same time kasi sa pagkakataon ngayon, mas uunahin po ng mga tao yung kalam ng sikmura kaysa sa panonood po ng mga sine. And definitely, isa pa sa mga dahilan is marami na pong pre na movie or parang papanooran sa social media like Netflix. So ngayon kumbaga parang iniantay na lang po mismo nila sa Netflix yung mga movie po na yon, na pre lang po nilang mapapanood sa kikilalang mga bahay. Dahil una sa lahat guys, may wifi na, dati wala naman pong ganyan, di ba? Sobrang lahat po na yata sa mundo ay meron pong internet. So at the same time, malaking tulong din po yung para mas makatipid po mismo. Pero at the same time, ganun pa man, yung mga fans na talagang kahit pa sa dulo po ng walang hanggan, kung paborito mo talaga yung isa sa panonoodin mong movie, at talagang isa po doon yung mga paborito mong artista na gusto mong suportahan, mapa-separate project man yan, together project, ang mahalaga guys, sinusuportahan mo yung taong minamahal mo mula noon hanggang ngayon. Pero kung magiging selfish ka at gusto mo yung masunod, and it's up to you. Kumbaga, huwag mo suportahan. Huwag ka nalang magsalita ng masasakit na salita about po kay Alden Richards. Kasi yung iba talaga mga fans, hindi na nga nila susuportahan tong movie po na to. Nagsasalita po sila ng masasakit na salita sa movie po na to. Parang ginajudge agad nila kahit na wala pang sinushoot or wala pang nangyayari mismo sa movie po na to. Pero may judgment na po sila. Yun po yung pangit sa mga Pinoy. Kumbaga parang pinuunahan agad nila. Wala pa nga yung movie, may judgment na sila, di ba? Kaya masasabi po natin guys, support lang or not support, ang mahalaga talagang naipakita nyo po yung pagmamahal mo po sa mga idol nyo. And kung totoong mahal mo ang idol mo, susuportahan mo po siya hanggang kahit na iba yung kapares niya, at kahit wala man siyang kapares or wala man siyang katambal mismo sa palabas po na yun, ang importante, ipapanoorin mo po siya. Kasi kung totoong kang nagmamahal na fans, hindi mo gagawin po yung talagang pambuboykot mismo sa mga palabas po at mga separate project po nila. Ang ending po yun, baka mawala na po sila ng trabaho, at ang ending po nun, baka hindi na sila ma-update at hindi nyo na rin po sila makita sa television. At yun po yung nangyayari po kay Min Mendoza ngayon. Pagka parang iisa na lang yata yung palabas po niya, and then the same time minsan na lang siyang makita sa social media, ano pa nga hanapin nyo, di ba? Marami na po nakakamiss po kay Min Mendoza, pero the same time ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin po ang talagang hindi sinusuportahan si Min Mendoza dahil po sa mga nangyayari po mismo na ayaw po nila na makita po on social media. And then the same time guys, magbabasa po tayo ng mga komento po ng True Blooded ADN at Aldabnation dito po, at ilang po mga fans ni Min and Alden Separate dito po sa ating YouTube channel. Sabi po ni Yolanda Presida Burriap, RG Min, na sa inyo ang decision, ADN sa kalam sa inyo, Minchorn and Aldo View. So yes, Nakimin and Alden pa rin ng decision, at yung mga totoong dapat nating malaman na sa kanila pa rin po yan, at wala sa ibang fans, wala sa ibang admin sa Twitter, wala sa ibang mga tao sa mundo, kundi sila lang po dapat ang nakakaalam po ng lahat. Sila lang po talaga yung aamin mismo sa mga fans kung ano ba talaga ang totoo sa kanila. At hindi dapat natin pakinggan yung mga bagay pa na nag-uudyok po sa iba na talagang dapat ganito, dapat ganyan. Dapat masabi po ni Min and Alden personally sa mga fans kung ano ba talaga yung totoo sa kanila. At yun daw po yung info ng mga fans na announcement for Min and Alden. And then the same time guys. Sabi ni Elma Barreso, kasi nga yun naman sinabi ni Min na hindi siya tagal sa showbiz.
Sa mga negosyo niya siya po-focus, sakalagay na siya sa tahimik na buhay. So, yan po yung isa sa mga, hindi naman talaga nila tinitingnan na natatanda sila sa showbiz. Kumbaga, ginawa lang po talaga ito nila para matupad yung pangarap po nila, kahit for once lang. Pero hindi nila akalain na sisikat po silang dalawa ni Mayne and Alden. Pero definitely, noong ngayon, na nakamit na po nila yung mga kagustuhan po nila, nagtayo sila ng mga business, at for sure, hindi naman sila tataga sa showbiz at nagpo-focus talaga sila sa mga negosyo po nila sa labas po ng showbiz industry. At yun po talaga yung isa sa mga talagang sinabi pa nila noon pa na hindi nila nakikita yung sarili nila. Natatanda po sila sa show business. And then the same time, guys. Sabi naman po ni Flower, Mayne lang naman binoboycott nila, mga Aldenatics yun ang ayaw kay Mayne. So yes, yung iba mga Aldenatics ayaw talaga kay Mayne, na nating Aldaw na nag-separate mismo na sumuporta na lang talaga kay Aldan Richards. And evidently, kapwa naman po, pati Mainers ayaw din po ng fans ng Mainers kay Alden. Diba? Kaya masahin po natin guys, mga dating Aldab Nation yan na namimiwalay at gumawa po ng panibago mismong mga fandom na masasabi po natin na sinisiraan po nila ang bawat artist na iniidolo nila noon, na ngayon talagang may galit na po sila sa bawat isa. Pero definitely ko naman po yung lumabas po ng katotohanan sa kanilang dalawa, ang importante maging handa at maging prepared po kayo sa lahat po ng bagay na malalaman nyo po sa ending. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo ibigay yung 100% expectation nyo at pagsuportan nyo para po dun sa dalawa. Dapat maging prepared po kayo at aware po kayo para po sa sarili ninyo in the end. And then the same time, guys. Sabi naman po ni Susan Carreon Diego, panoorin ko yan, Ariel, yung sa kanilang dalawa ni Catherine pinanood ko, mga selfish yung mga nagbo-boycott na yan. Sorry po, totoo naman. So ako, pinanood ko rin po yung movie ni Mayne tsaka ni Carlo. Pinanood ko rin po yung Hello Love Goodbye. So, ganyan po tayo magmahal kay Alden and Mayne. Kahit anong pang gawin po mismo nila ng mga palabas, mga movies, teleserye, kahit sila pa ng dalawa. Imagine You and Me, pinanood ko rin niya at talagang sinuportahan po ng buong pamilya ko. And then the same time, guys, wala namang pong masama kung ipaparis po sila sa iba, kasi wala naman ako tinitingnan ng dahilan para po talagang ika-boycott ng mga manonood. Pero definitely mga fans ayaw po talaga, mga fans ng Aldab Nation ayaw po talaga ng separate at solo project po ni Alden and Mayne. Kaya hindi natin sila masisisi kung bakit ganoon. Pero hanggang ngayon, yung talagang hinihiling po ng Aldab Nation ay hindi pa rin po pagbigyan, dahil simula sa poll noon pa lang talagang pinaghiwalay na po sila at ayaw na po ng pagsamahin po ng mga management, and then the same time, guys, ng mga network na bumuwag po sa kanila. So hanggang huli ba is talagang hanggang mawala na si Mayne Mendoza sa showbiz, talagang hindi nila susuportahan. Kumbaga, sa showbiz na sila, kaya masabi po natin, business is business. And then, the same time, guys. So, thank you guys sa panonood, and see you for my next video. Bye, guys.